sa pang-Philippine Navy. Alamin natin kung ano nga ba ang sikreto nila kung bakit sila ay malakas, matikas, at matapang. This morning, para pag-usapan at bigyan tayo ng impormasyon na detalye tungkol dyan, makasama natin ang three very special guests, si Major Puraline Epres, Medical Officer, OIC PT Pharmacy Laboratory Section, Michael De Los Reyes, Psychologist Civilian Employee, and Ms. Marietta De Ocampo, Nutritionist or Dietitian. Sila po lahat ay from Manila Naval Hospital. Good morning po. Good morning. Ayan, pag-usapan naman natin, alam naman natin na napakahirap ng trabaho ng mga taga-Philippine Navy, lalo na talagang kinakailangan nila ng lakas at mag-practice rin ng healthy lifestyle. So, sa pauna, ano po ba yung programang pangkalusugan para sa ating mga taga-Philippine? Ang mga programang pangkalusugan ay unang-una is wellness program para sa nutrition. Mm-hmm. So, ito yung pagpaplano ng mga balanced diet. So, i-discuss mamaya yun ng ating dietitian. And we have also yung weight management. So, ito yung pag-measure ng bone mass index. Mm-hmm. Kung gaano ka, yung pag-measure ng mga fats or yung katabaan ng isang tao. And we have also the stress management and stress debriefing to be discussed by our psychologist. And smoking cessation, kung paano papapahinto ang paninigarilyo sa Philippine Navy. Meron din tayong early disease detection, kung paano natin maagapan na magkakaroon ng sakit sa ating unit. And physical activity and exercises. So talaga ang nakakatuwa din, parang complete package po siya na para ma-promote ang healthy lifestyle para po sa mga member ng Philippine Navy. Meron tayong stress management, meron din tayong dietitian para sa kanilang mga kinakain, meron din tayong wellness. So, umpisahan natin, himahimayin natin, umpisahan po natin sa stress management. Would you like to explain kung paano po nag-work ang stress management para sa mga taga-Philippine Navy? Well, first, binibigyan namin sila ng chance na mag-express ng kanilang feelings kasi nakakatulong kagad yun eh kapag nag-express. And then, of course, nalalabas yung mga anxiety or yung mga nararamdaman mo, nare-release mo. At least parang umu-okay yung pakiramdam mo. And then after that, we give them mga chances to express, and then binibigyan namin sila ng insights on how to cope, how to handle yung mga stresses. Tsaka binibigyan namin sila ng of course, sa military kasi hindi naman dahil military ka, hindi ka nai-stress eh. Talagang kasama sa work yan eh. So, inana namin, i-accept nila kasama yung stress sa work, and then, paano siya i-manage? So, parang more of ito, inire-relax natin sila sa state muna. Na ganun. Siguro, mm-hmm. Paano to? Is this one-on-one? May consultation ba? Or group sila kinakausap? Mas maganda, ginagawa talaga namin by group kasi each one eh, nag-share, hindi lang yung one-on-one. So, nagkakaroon ng chance mag-share yung iba-ibang mga stress na na-experience sa sundalo. Tapos, nagkakaroon din sila ng parang chance na sila mismo. Tuwing kailan itong stress management na ginagawa sa kanila? Is this once a year or every month? Depends. Kasi before, before magpadala sa, for example, UN deployment, we give stress management lectures. Tapos, after that, may mga activities na nagsishare sila. Tapos, naglalabas. What if ang isang taga-Philippine Navy ay stressed out, mm-hmm. tapos gusto niyang maglabas, pero parang nahihirapan siya, maaari ba silang dumulog sa kahit kanino sa inyo para parang mag-consult at bigyan siya ng programa na stress management? Of course, pwede silang lumapit din sa amin. Ang usually ginagawa, yung unit na nagre-refer mm-hmm. sa aming mga psychologist. Tapos, kung sino man yung i-refer, bibigyan namin ng attention. Siyempre naman, no, sa stress po lahat na nakukuha nila sa trabaho, kailangan nila ito. Sa usapan naman ng pagkain, ang ating nutritionist, kamusta naman po, ano-ano po yung mga programs or meron po ba silang sinusunod na dapat lamang kainin or may ginagawa po ba kayong karampatang programa para po sa mga taga-Philippine Navy? Kasi sa Philippine Navy, by unit. Mm-hmm. So, ang karamihan na nire-refer sa akin, yung may mga problems na halimbawa, ang BMI or overweight or obesity, yung ginagawa ko ng plano. BMI, mass index. Yung measure ng fatness and leanness ng isang individual. So, dapat, kadalasan naman o karamihan naman sa mga kabal ng Philippine Navy,
nasa normal BMI fit naman. Fit naman po sila. Fit naman actually, sila. Actually, alam mo, nabalitaan ko po na kapag minimeasure yung BMI ng isang tao, hindi porket ang isang tao ay payat. Yes. Minsan, hindi mas healthy pa yung mas malulusog sa kanila. Hindi dahil payat sila, kundi minsan mamameasure ata dun yung number or percentage ng fat. Oo, tama iba ba? Pa din pa kasi yun. May measurement din. May fat analysis din. Mm-hmm. So, usually, ano po ba yung mga pagkain na gusto nating ibigay o yung programa na inahain po natin sa mga taga-Filipinate? Yun ay balanced diet. Mm-hmm. Meron siyang, dapat sa isang plate, kompleto siya. Merong gulay, may karne o isda, may fruits. Mm-hmm. Kailangan siya balanced. Hindi yung kakain lang sila ng, halimbawa, gusto ng pizza, hindi siya balanced. Mm-hmm. Dapat, ano, sa isang plato kompleto, mas marami ang more on vegetable and fruits, tapos rice and meat. So far, nasusunod naman po ba ito? Nasusunod naman po. Pero naman po ba tayo mga taga-Philippine Navy, lalo na yung mga medyo natin, mga senior na hindi na masyado nakakapag-exercise, medyo lumaki na sila. Ano naman po yung mga binibigay natin sa kanila na program? Kung ni-refer po sa akin, i-assess ko muna yung BMI. Mm-hmm. Tapos nagagawa ako ng plano, individualized kasi yung meal plan. Depende sa kung ilan ang weight loss na kailangan niya at saka may target days or months kung kailan siya bababa. Kasama ang exercise. Tuwing kailan po ba natin dinedetermine ang BMI? Kasi iba-iba din eh. Kasi marami nga kami sa ano, kasama din yung Marines, kasama mm-hmm. yung by unit. Sa unit niyo po? Sa amin, sa MNH, mga Dalawang beses. Pero pag nasa normal BMI, okay lang siya. Tapos ang mas madalas na i-monitor namin, yung mga medyo sobra. So sa BMI po ba, kalakip dito, may identify na rin natin yung tinatawag na Healthy Balanced Diet Program. Ano po yung nakapaloob dito? Well-balanced diet din. Tapos medyo low fat, bawasan yung mga sugar, mga ganun. May sukat-sukat na susundan. Kanina nasabi niya ni ma'am na pati raw ang smoking pinagbawal na. So, ano po yung mga bagong rules and regulations po? Sa amin sa hospital, sa Manila Naval Hospital, is no smoking zone. So, lahat ng nahuhuli so, namin. So, pipilitan talagang mag-uyos. Lahat ng nahuhuli namin na naninigarilyo. May fine po ito? Binibigyan namin ng counseling. So, we must quit smoking. Tapos, sinasabi namin sa kanila kung ano yung effect nila sa health. Mm-hmm. Kung ano yung mga nakukuha nilang sakit para sila ay ma-advisan. So, sa amin sa hospital, it's a no smoking zone. So, nakakatuwa na nagpo-promote tayo talaga ng healthy lifestyle para sa mga taga-Philippine Navy. On wellness naman po, may konti po ba itong pagkakaiba sa pagiging healthy? Ang wellness kasi is a state of total mental, physical, and social well-being of an individual. Pag sinabi mo kasing healthy, it's only absence of disease. Yes. So, pag sinabi mong wellness, ito overall talaga siya. And speaking it encompasses of, all. And speaking of physical, of course, meron din tayong mga ino-offer na exercises para sa mga taga-Filipino. Tell us more about this. Yes. Every Tuesday and Thursday, we have the calisthenics exercises. So, lahat ng unit nagpe-perform nito early in the morning. Ito yung exercises, flexibility exercises, warm-up exercises, strengthening exercises. And after that, the stretching exercises, we have jogging. So, nagja-jogging. Nagja-jogging ang mga sundalo around the camp. And mayroon din nag-biking. So, iba-iba na yung in the afternoon naman, may mga naglalaro na ng badminton sa gym. So, this is every Tuesday and Thursday para po sa lahat ng mga taga-Filipino. Yes. So, talagang kailangan. Are they required na mag-exercise? Yes, every Tuesday and Thursday. That's good. At least talagang nakakaano tayo ng healthy lifestyle. Napapractice nila. At yung sa mga tamad, napipilitan silang mag-exercise. At speaking naman dun sa nasabi nyo na nga po, exercise, hindi na rin pinagbabawalan ng smoking, bukod po sa mga ito, ano pang iba natin pinopromote para sa wellness, para sa mga taga-Filipino?
po ba ibang mga projects or programs para sa kanila? Ito yung sinasabihan namin yung mga sundalo about the early disease detection. Mm-hmm. So, hindi lang yung healthy, ay hindi lang yung may sakit ang pumupunta sa hospital. So, nagpupunta sila sa hospital para dun sa BP monitoring, magpakuha ng blood pressure para ma-monitor natin kung hypertensive na sila. Then, weight management nga, yung magpakuha ng BMI mm-hmm. para malaman kung okay pa yung kanilang weight. Then, magpakuha ng blood sugar, blood glucose. Oo, importante. Oo, importante yun para malaman natin kung diabetic ka. Diabetic. Ang maganda dyan, at least na-prevent natin kagad yes, bago palang ina-action na siya kagad. Yes. Sa stress management naman, meron ba tayong mga any projects pa or programs mm-hmm. para sa mga taga-Philippine Navy? Well, as related dun sa physical, ano, in-encourage na namin yung sports, it's also psychological eh. Mm-hmm. Parang not just physical, yun nandun yung ma-develop mo yung discipline, tapos yung sa, for example, sa basketball, yung camaraderie, yung teamwork. So marami rin pwedeng i-develop sa sports. Bukod sa sports at one-on-one consultation or group consultation, mm-hmm. ano pa bang mga na ino-offer nyo para ma-release nila yung stress nila? Not just yung sa amin, tinuturuan din namin sila na to, kasi pag nasa, for example, nasa combat, nasa area, wala naman available na psychologist doon. So, tinuturuan namin sila na mas maging comfortable sa pag-communicate sa mga kasama nila para sila rin yung magtutulungan. So, tsaka dapat mag-relax lang din sila. Uh-oh. Iba dyan, kinakausap yung sarili, breathe in, breathe out, tapos nagbibilang. Yung mga basic, tama. Eh sa mga ano naman po, sa larangan naman ng pagkain, kamusta naman po, meron po ba tayong mga programa pa para sa kanila? Yun nga, parang info drive na dapat ganito ang dapat kainin, kailangan balance lagi, hindi tayo lagi kakain sa labas, yung mga ganun. Lalo na yung mga fast food, yes. Naku, number one yan. So syempre, nakakatuwa, tuwang-tuwa tayong lahat sa programa para sa Philippine Navy. Do you have any last message po? Sa lahat ng taga-Philippine Navy, dapat sundin natin yung lifestyle practices, healthy lifestyle practices yan. No smoking, walang paninigarilyo, no to illegal drugs, moderate intake of alcohol, and we must practice good health balanced diet and exercise. Okay, first iyan syempre yung sa part naman sa psychological parang yung i-develop din yung mga healthy coping styles kasi yung stress hindi siya mawawala eh. Yung for example yung sa sports instead na mag-ano sa mga vicious like smoking or drinking, mas maganda lang sa sports kasi marami nang pwedeng ma-develop, hindi lang physical pati yung discipline. Any last message? Sa part naman ng healthy diet and healthy and balanced diet, dapat tandaan natin na ang pagkain ng wasto at tamang pagkain ay makatutulong sa ating kalusugan. Yun nga, balanced diet ang kailangan. Palagi may gulay, karne, isda, prutas, tsaka yung tamang-tama lang, hindi yung sobra-sobra. Ayan, maraming salamat po. Muli, nakapanayam natin mula sa Manila Naval Hospital si Major Pura, Lynn Epres, Michael De Los Reyes, at si Miss Marietta De Ocapo. Maraming salamat po and good luck po sa lahat po ng mga programa nyo para sa Philippine Navy.